So, gusto nyo mag-camper van, pero wala kayong camper van. Pero gusto nyo ma-experience ang camper van. Walang problema. Kasi itong dalawang van na to is for rent. Ang gagawin nyo lang, mag-message lang kayo sa 5558 Campsite sa Facebook. Good morning and welcome back to another episode. Ngayong araw, ayan, dito tayo ngayon sa Cavinti, Laguna, na kung saan ang Cavinti ay glamping capital of the Philippines. At ngayong araw, meron tayong i-feature na hindi pangkaraniwan na van. Kasi kung tayo, nagka-custom tayo ng mga camper vans natin, maraming klaseng kinakustomize ngayon ng mga sasakyan na bahay tulad ng bahay jeep ni Antet, tuktok na ginagawang tirahan, may mga tricycle na ginagawang bahay. Pero ngayong araw, papakita ko talaga sa inyo ang totoong camper van na tinatawag. So dito sa 5558 Resort, merong dalawang camper van na available para sa lahat ng guest. Kasi syempre, kapag sinabing camper van, magastos talaga yan. May malaki ang costing ng isang pagbuo ng isang camper van eh. Mahal talaga kapag nagpa-custom ka ng van at gagawin mo siyang tirahan. So dito, meron silang dalawang camper van. Legit camper vans na pwede ninyong ma-experience. Ang ibig sabihin, for rent ang mga camper vans na ito. So bago natin pasukin yung dalawang van na yan, meron muna akong ipapakita sa inyo. Hindi ito camper van, pero ito is pwedeng hilahin ng isang camper van papunta sa mga spot na gusto ninyong puntahan. Ang purpose nito is kitchen or mobile na tindahan ng pagkain. Sa nakikita ninyo, merong window dyan kung saan pwede kang magtinda anywhere na mga burgers, barbecue, at kung ano-ano namang mga pagkain na pwede mong iserve sa any camping site dito sa Pilipinas. Hindi ibig sabihin na porket hinihila ng camper van yan is para lang to sa mga nagka-camper vans. At gamit ito, ay pwede ka na magluto ng mga pagkain na pwede mong ibenta sa mga campers. Kinakabit yan sa likod ng sasakyan kasi mga digulong naman yan. Pwede siyang palipat-lipat ng lokasyon kung saan mo gusto magtinda na pagkain para sa mga camper. Actually, kahit hindi para sa mga campers, pwede ito. Kunwari, gusto mo magtinda ng pagkain, pumunta ka sa city, ipwesto mo to anywhere na allowed, pwede ihinto to at magbenta ka. Pwedeng dalhin kahit saan. Pero ngayon, marami na nagka-custom dito sa Pilipinas ng ganyan. Diyan mo sinaserve yung mga pagkain, di ba? Maraming ganyan sa internet na gumagawa ng mga videos na binavlog, pero gumagawa ng mga burgers at kung ano ng mga pagkain. Lalo na yung mga Pinoy na mayroong ganito sa ibang bansa na nagluluto ng mga Pinoy na pagkain tapos sinaserve din sa mga Pinoy sa ibang bansa. So dito sa 5558 Campsite, hindi ibig sabihin na porket campsite lang, is para lang to sa mga nagtitent, sa mga nagka-camper van. May iba't ibang klaseng mga kwarto silang ino-offer dito para sa mga gusto mag-stay. So open siya para sa lahat, hindi lang para sa mga campers. Tulad ng treehouse na yan, meron. At yung mga cubicles na yan na made of container na kinustom at ginawang kwarto, na which is yung mga kwarto na to, it's talagang sobrang comfortable. Yung aircon, nakaharap ka sa lake, talaga masarap ang tulog nyo dyan kasi air condition dyan. At pag gising nyo, pagsilip nyo, bubungod talaga sa inyo yung napakagandang lake na to. Merong CR para sa lahat, common CR, which is maraming pinto yan. Merong bar doon na kung saan, pwede kang tumambay. Kasama yung mga kaibigan mo, mag-inumin mo kayo dyan, mag-soundtrip kayo. Pero hindi lang naman doon. Doon sa mga cubicles na yan, is may mga space yan para pwede kayong mag-ihaw-ihaw, pwede kayong mag-inuman. Ang bawal lang dito, ang mag-ingay. Okay, proceed na tayo sa pagpasok sa mga camper vans na ito. So mostly, yung mga ganitong klaseng sasakyan is bibihira lang ang meron dito sa Pilipinas. Pero sigurado ako na galing pang ibang bansa ang mga sasakyan na ito. Kasi do merong Ford dito sa Pilipinas, yung mga modelo na to is wala dito sa Pilipinas. So sigurado ako 100% in-import to galing sa ibang bansa. So unang papasukin natin itong Ford E250. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong unit dito talaga sa Manila. Sa personal, ang laki niya talaga. Yan ang totoong camper van na binibili mo siya as a camper van.
maganda tignan yung isang camper van kapag may mga decals na ganito. Yung camper van natin soon, papagawan din natin ng ganyan. So itong dalawang van dito sa campsite na ito ay not working na ang mga yan. Ang purpose na lang talaga niyan is para sa mga guests na pwede nilang tuluyan. Pa-experience ba kung ano ba yung feeling ng natutulog talaga at nag-overnight sa isang camper van? Okay, tara, pasukin natin. Wow! Ang lawak! Oh my God! Ang lawak! Height check. Medyo nakalundo lang ako pero okay lang. Pero mayroon mga camper van talaga na ano ha, na hindi na camper van tawag dun eh. Mga RV na ang tawag dun, road van, na which is nakakatayo ka talaga. Pero ito, ito yung pinaka-standard na camper van talaga. Ang lawak no! Kailangan ha, check natin higaan. Ala ka! Tignan nyo, ang sarap ng position mo dito. Saktong-sakto sa height ko, saktong-sakto sa tangkad ko. Nakaka-stretch ako dito. My God! Ang ganda! Pwede ito sa mga magjojowa, sa mga mag-aasawa. Malay nyo, dito kayo makabuo. Cortina, para sa privacy. Malambot na higaan. Comfortable na mga unan. Tapos dito, merong sink na kung saan, eh, pwede ka naman magluto dito. Gamit ang mga butane na mga kalan. Merong sink dito para hugasan ng mga pinggan ninyo. Lagayan ng mga baso. At syempre, yung mga stickers na to is a collection to ng mga lugar na pinupuntahan ng mga campers. May mga drawers na pwede paglagay ng mga gamit. Okay din. So ngayon, kung magtataka kayo, hindi po mainit matulog dito sa loob ng van, walang problema. Kasi itong mga van na to, though hindi na siya talaga umaandar at naka-steady na talaga dito kung saan siya nakatayo, ang mga van na to is air-conditioned. Malamig sa loob ng van. So makakatulog pa rin talaga kayo na may. Okay, next van. Kung sa kuryente naman, kung saan kukuha ng kuryente, huwag kayong magalala kasi may mga wirings yan na sinasaksak dito sa mga puno na to, may mga saksakan yan dito. Bale, 1, 2, 3, 4, 5. Ako yung pang 5. Saksakan ng kapo. Okay, next camper van, Ford Triton V10. Grabe, V8 lang alam ko, meron palang V10. Pero ang alam ko, E-series din to eh. Ay, hindi siya E-series. Ah, Econoline 350. So possible na yung E is Econoline ang ibig sabihin nun. Pakicorrect ako kung mali ako ha. Pero yun yung feeling ko. E250, ang ibig sabihin Econoline 250. Ito naman, Econoline 350. So tinatawag nila na celebrity camper van ito. Grabe no, isipin nyo, yung Ford gumawa talaga ng camper van na sasakyan. So may kamahalan talaga yung mga sasakyan na ganito, no? Ilang milyon kaya dito to sa Pilipinas pag in-import mo to. Ang laki ng gagastusin mo. Tanging mga artista lang talaga ang pwedeng bumili ng ganito. Tsaka syempre yung mga mayayaman. Pero mali naman, di ba? Makabili kayo, di ba? Made by Ford pa rin. Grabe, laki. Okay, pasukin natin. Ito yung pintuan naman nito. Ang pintuan ng isa is nasa kabila. Itong Econoline 350 is ito mismo, yung pagbukas mo ng pintuan is nakaharap ka sa napakagandang lake na ito. Grabe. By the way, katugtong to ng Caliraya Lake. Okay, pasukin natin. Oh my God. Grabe to. Talagang luxury camper van, no? Luxury car talaga siya. Grabe yung flooring na carpet. Okay, pasok tayo. Wow, walang problema. Hindi kayo mainitan sa loob ng camper van. Kasi talagang mainit naman talaga ang loob ng camper van. Kasi isipin nyo, sasakyan pa rin to. Malaking sasakyan. So dapat talaga may airflow talaga dito. So sa gabi, hindi naman pwedeng matulog ng bukas dito. Pero sa isang exclusive na campsite, tulad dito ang 555A campsite, eh kahit matulog kayo dyan na nakabukas, yung sasakyan nyo, or kahit itong camper van na to, is safe kayo. Walang gagalaw o walang kakatok sa inyo. Yung privacy nyo is inyong-inyo talaga. Walang problema. So dito, merong provided na aircon para dito sa loob ng van para makatulog kayo na maayos. Ito yung passenger seat and ito yung driver seat. Old school talaga, tignan yung itsura, pero mostly kasi lahat talaga ng mga Ford na mga sasakyan ganyan talaga yung mga itsura eh, ba? Okay. So ito yung tulugan.
parang mas malapad to ng konti kaysa dun sa isa. Yung mga bintana is merong Venetian, lahat-lahat. So pwede mo yan iangat, pwede mong ibaba. Tapos dito may mga drawers, may cigarette, pero sino ba maninigarilyo sa loob ng camper van? Syempre walang gagawa niyan. Ito yung control ng aircon, nilagayan ng mga magazines, at ito yung mga fuse ng sasakyan. Tapos meron ding outlet dito. Ito is, wala alam to, may lagay ng tubig at kung ano-ano mga bubot na pwede nyo ilagay dyan. All throughout, paikot ng sasakyan. May stereo, merong TV dito, meron bang TV Plus doon. Syempre sa Pilipinas tayo, TV lang tayo. Tapos meron mga speakers dito na kung saan pwede kang chumil, magpatugtog ng gusto mong music. Naka LED light siya. Hindi ko alam kung para saan yung mga switch na yan. Headphones. Grabe no, may control dito ng radio at TV. So ang ibig sabihin, kahit nakahiga ka dito, may controls ka para sa music mo, sa radio, tsaka sa TV. Kasi saktong-sakto eh, kung nakahiga ka dito, nanonood ka ng TV doon eh. Diba? Okay. Height check. Oo nga, mas malaki to, mas malapad to, mas matangkad. Okay, so subukan natin ang higaan. Kutsyon, syempre. Pag-ganito muna. Pwede. Ah, bitin. So dito pala talaga. Pag ganyan ang position. Meron dito. Ah, sa four sides ng ano, merong controller ng ano, ng TV tsaka radio. Hindi ko ma-imagine no, na talagang magkaroon. Na-imagine ko na magkaroon ng ganitong klaseng camper van na talagang legit na camper van. Pero syempre, mahal talaga to. Happy naman ako sa ating Suzuki Everywagon, the smallest camper van in the world. Masaya na ako sa kanya. Pero syempre hindi natin isasara na in time magkaroon talaga tayo ng napakalaking camper van na kung saan hindi lang dalawa ang taong pwede isakay. Yung tipong may mga double deck sa loob. Kasama mo na yung buong pamilya mo, ganun. Tumaas yung pangarap ko pagdating sa camper van ha. Okay, baba na tayo. Oh, di ba? Ayun oh, napakaganda ng view pagbaba niyo dito. Ang sarap. Napakalaki. So, gusto niyo mag-camper van, pero wala kayong camper van. Pero gusto niyo ma-experience ang camper van. Walang problema, kasi itong dalawang van na to is for rent. Ang gagawin niyo lang, mag-message lang kayo sa 5558 campsite sa Facebook. At magpabook na kayo. At ma-experience nyo na itong dalawang camper van.